Hindu. Diara ang dalan, subaya kini.
pass. Pagkatakan ka po niya, daghan abot. Pagdaghan kasipsipan sa inyong kahayopan. Kung ang mga baka o mga asno na gigamit ninyo, pagtarong mangaon sa labing maayang kumpan. Kung sa kabukiran o sa kabuktonan, muna'y igalay ang mga sapat, inig-abot sa ato sa pagpamatay. Inig-apukan sa mga tore sa inyong kaaw. Ang bula mahisama ka, kahaya sa ato, kung magkapito o niyas, piloa ang kahaya sa ato. Kung tambalan na sa Ginoo ang sabat sa inyong katawan, man naghimo sa iyang kastigo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Yeah.
Ginoong, manaa ka ninyo. Manaa usab ka ninyo. Ang Sanus Evangelius balat San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoong. Kunya ginuwa ni Jesus ang kanyang kalungsuran o kabaliman. Nanundo siya ito sa ilang mga sinaguga o iwali niya ang maayong balita bahay sa paghalin sa Diyos o iayo niya ang mga tao na tanan sa tanan nilang balatian o sakit. Itinom ni Jesus sa kanyang kapulugwa kapitunan o giyatagan sila gahong sa paghingiling sa mga lautang spirito o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. At ko ang hinuon ninyo ang nangawala ng mga karnero sa nasun sa Israel. Lakaw ka mo, iya, o isang niyo ang nahapit na magmalit ng Diyos. Ayawa ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinluin ang mga sanahon, o aguga ang mga yawa. Nakalawan ka mo, mawalay bayan, gusta, panghatag ka mo, mawalay at panghayop bayan. May soon ang Ebanghelyo sa ating Panginoon. Dahil ko ikaw, O Kristo, palihog sa pagkakit. May soon, may punta, kanatong tanay. May bukas sa pagkakit. Pero, doon sa ulo, pagkandun sa salangod ng Bispo, ang Iyosan siya, Ila, ang manamulat sa bahay, at Lulet, ay mo sa karayin na nato sa Ambrosio Bispo Dr. Simbahan. Salay pa sa upapuhon sa ulubog sa kato istahin sa Magulada Concepcion apong kapistahan sa Pagkarukya kaya sa Mental Paris. Ang kasaysinta istahin ng Magulada Concepcion ng Solemnity and Immaculate Conception Maria, na itinak, na tutli, magulada konsepsyon, mawalay sala. Sama ay nasanak na sa Jesus, wala ko sa iyo sala. Sa iyo sa kainahe, wala ko sa iyo sala. Wala ang makuloy konsepsyon. Today, as we have the gospel passage today, ato sa tanumog, the public ministry sa ating Ginoong Jesus. Kundi ang public ministry pag-ayon sa mga masanggol. Kaluha, pagpakawa sa mga biyawaan. And this is the public ministry of Jesus. Kundi kalunan ko sa nagugyatagan o pinag-ignan sa mga tinabuhi. Kundi kita sa mga tinabuhi, kalunan kay ganunan kita sa masakit. Usahay kita usap anaas sa pamunahuna. Pamunahuna nag-iiya sa Diyos. Kaya usahay na yung nag-iiya, mani-iiya sa Diyos. Kung ang isang iyawaan naman siguro ni. Una, ang ngayon ang nagdumay na ang Ginoo mismo o ay nagkakak o katapos sa pagkahawa, sa mayawa, sa pagkaali, lihat sa mga masakitod, pagkaayos sa Dada kay Dinas ng pinabuhi at kita mag-uwi po kaayon. Hindi lang isikal na sakit at maramihan, but isa pa verbal o kanang emotional o spiritual na kasakit. Nag-inahal na kita ang Diyos sa pinabuhi. Today, as we have this celebration of the Mass, it is the community of Santo Domingo Heli community sa akin ay instrumento sa alam talagang tanay. Sa makausapa, may sentro ang Diyos na pinabuhi, bagay kita kaniya, ugasa, grasya, na kita makupay sa kasakit. At kita sa balatian, ang karun na ibati, sa kasal ng pinabuhi, tanaw tayong kahupayan, tanaw tayong kaayukan. Kaya sa mga tao, kanyang usap instrumento sa Diyos. But precisely, God is the divine healer.
It is Jesus who would heal us. It is Jesus who would keep us back and restore our own apparent sickness to be able to have a good health before the Lord. O manahan ka ng kanil, ngayon tayo na nakakaroon tayo Lawas, ang sa mga nagdagang kagkwarta. Di ba? Kung nakapwede taon sa lamian, makakaon na gusto ni mo, naman ka na ang mga sakit. Ang sa mga nagdagang kagkwarta, gusto kang ato, magkailugar. Kapandili ka ka ato, tungod ka na kay palatinan. That's why the very first thing that we must ask to the Lord is to have a good health. Maayong paglalas. Kaya na yan. Kaya sa inyo mga birthday wishes, wala ka kaya na dumugnago. Tungod kay it's useless para sa inyo. Wala kay mga kwarta, na aking material, materialis, possessions, ang kalimutana, kapag wala ninyong lawas, luya, useless. But it is only God who will give us and a good health and we must ask and beg Him for this. Wala, napusa sa Evangelio, nagkagayon, nakagawat ka mo na walay palay, usap ang hatag ka mo sa walay pagkamay. God would like to tell us, God give us the love that we enjoy to live now. Itagatan ay pinapukit. Dahil ang atusang pinapukit, kinusap, instrumento usap, at usawan na atusang maayong panagindan na akong makakagal ko kanila. Ang maayong panagindan na kanila. Especially, being generous to one another. Masanay, kung may mga tao, buhatag lang po niya, kung balikan po niya. No. Ang pagka-generosity, pagka-generos na ka. It's not that you give and then you would expect that this people, this person would give back to you and the Lord. No. Kapag maghihatagod, sa iyong paghatag, naunta ang nahatagan, mahimo siya ang paghihatagod sa anak ko sa man. Not necessarily na ikaw palitan. Hindi mo nasayot na lang. Usahay, sigurista pagunta. Usahay, maraman ka kagadali. Muhakag ka usa, na mabalik sa tuwa-tuwa. Kapag nawakag ka at ang hinduman, ikadaan ka sa dusdaan. Wala. Kung nakadawat na ka mong mawalay bayad, usap ang hangat ka mong nawala mo sa iyo. But God expects us so much to pray with Him, especially to give time in prayer and the Holy Eucharist, spending time with Him with us. So, wala ang usa sa public blessings of the Lord, ang pag-ayo sa mga masalita. Ikalawa, the public blessing of Jesus also is preaching the good news to all people. Ang pagpalaya, ang pagsangyo sa Ebanghelyo, gato sa kapawagan sa Diyos. Kung every time we hear the message from the Lord, the gospel, the Holy Eucharist, hindi sa pangatawang sa kanato sa pagpaglantaw sa mong pinabuhi. Ang pinabuhi, kanunay, kanaakaakuhay sa pagpalaya sa pagpagtuo ng Diyos sa hapon ng Santos kay Magpilyo at isgot na tumon sa dua kakaong nabutahan na hangiyo sila na ayumon sa Ginoo. Kanya, sawa pa sila ayaw sa Ginoo, ayaw na Ginoo kanila. Tutuo ka ba na ikaw maayaw? Tingon sila, tutuo kami kanila. Busa ang imong pagtuo mo'y nakaayaw. This is what it means to have faith in God. This is what it means to preach the good news.
iya pagkahuman na restore ang ilang mata, wala na sila ng kabuta, umingan ng ilo, tapos sila ayaw kamo panabi sa akong ibuhat ka ninyo. But the Lord is spread the good news. Ilang ipanabi ng Ginoong Jesus, o'y nakaayaw kanila. The good news, the same way they are on a Christian faith. As we receive the faith coming from the Lord, then we ought us to preach the good news to our people. Ang pagsanyaw sa Ebanghelyo, ang pagbuyog sa Ebanghelyo, sa mga tinatungi, pati na natin. This is also what the public ministry of Jesus, and this is also what our duties and responsibility as Christian believers. To be grounded of our own faith to the Lord and to preach the good news to all of them. Brothers and sisters, may this gospel, may this celebration of the Mass, we ask the guidance of St. Ambrosio, the Bishop and Doctor of the Church, as we commemorate kaya pinabuhi karoon at naman. Siya nangyemo sa payong kanilinan si Bahay, ang iyong pagdulunan, nangyemo sa Kristo Bento, kaya sa katiwan, iha sa pag-agni sa mga tao, pag-isulod balik sa Dino, gabi na iha sa pag-sila. Kinakaw ka ng Kristo. Palihot na nito, pag ako itas sa Diyos, sa mahal na maghihatagod sa tanang grasya sa itong ikinahanlay. Matag pag-amuyot kita ang ingon, Ginoo, dungda kami. Ginoo, dungda kami. Na ang simbahan maghatag o ikong pagtagad sa ministriya sa pag-abog sa mga yawa o sa pagpagawa sa mga taon ng Espiritu. Mag-abog kita sa Ginoo. Ginoo, dungda kami. Na mawala na uta ang sistema sa sumbonono o mahimong patas o makiangayo ang pagserbisyo sa gobyerno. Mag-abog kita sa Ginoo. Ginoo, dungda kami. Na ang nasaran is San Ambrosio, dili uta kita magmahuli, mag-abog sa uban sa mga gasa na atong nagawad, ikan sa amahan. Mag-abog kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang naminahadlan nato mga kaibsoonan, unta ilang mabati ang presensya ni Kristo, pinaagi sa kataw nga bigahin sa iyang panahon o padanhi gumikan sa iyang paghihukma sa iyang ising kataw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungda kami. Nga ang tanan nga mihatag o panahon ni ining maong community magmatinuod anon sila sa ilang pagservisyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungda kami. Nga sa walay kinutubag kalugoy sa Diyos, maluwas unta ang mga kalag sa matuong nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ganito nga mahal, nangangay mo kami sa tinaboy ng walay bayan. Iwa kami maghihatagod sa mong kaugalingon, sa mani Kristo na among Ginoo. Amen. Palihog sa pagdito. Thank you.
kahit sulit pa lang kamo, ayon ako din sa isu do ang kanta sa Diyos na mahay, makagamong sa mga. Dawag ang kanta sa Ginoong sakripisyo kita sa inyong mga kamo, alat sa tanggay o pagbibay at sa yakanan, alat usap sa akong kalastanan o sa tibok niya sa akos na sibahan. Pag-inoon na namuyog kami na sa pagsaulog na mo sa sermonyas na sagrada, sagrado bubuan, bubuan punta kami sa Espiritu Santo sa kahay sa pagtuo. Pinamin ini sa walay punong pagtulog sa San Ambrosio sa pagkailap sa iyong kumaya. Kini ang ipangayon, pinagin ng Kristo na among Ginoo. Amen. Ang Ginoo, manaang ka ninyo. Manausap ka ninyo. Ibayo ang iyong mga kasing-kasing. Ako na ibayo, lato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo, aking Diyos. Amen. Santos ka amahan, Diyos ka tunay magkakamong sa tanay. Angay, patarabay na magpasalamat kami kanimo kanina yung sa tanay natin. Kaya hindi tugod ang pagsalya ang simbahan niya sa pagsaulog sa pista ni San Ambrosio. Sa iyo nga imo kami dilipon, dinay sa tanay tingnan sa santos niya ang kinabuhi. Imo kami nitutuan, dinay sa pagkwali, o ipanalitan, dinay sa iyong panghalila na makapanipon kayo kanimo. Gusa, ubay sa mga panahon sa mga ilang mga santos, nagdayay kami sa himaya, diya sa kalangyo, sa walay ulo, diya sa mga ino. Sa kahayag sa naong kaluigid kami kanay. Tiba kami ang ayan,
kumakawit sa kanyang kanyang. Ubanin ba nila? Kinahit ng ulan sa Diyos. Ubanin sa Rosette ng Bani. Ubanin sa mga apostoles at sa kanyang mga santos na binigyan sa San Ambrosio ang mga sa ulo kayo. Nagaguman sa lumabutun lakas sa kanyang. Ba't kanila? Amay kong nagayon, mag-amay kong himayon. Kinahit sa Kristo, di mo mong kanyang. Tidakay kanila, ubahan kanila, umihak kanila. Yata na nga kalimataon mo, Amahay, yas sa kayusa sa Espiritu Santo, tayo lubok o himaya, hangtod sa kahangtulan. Thank you.
kapitan. Ulan ka teret ng higapi, alam sa mabiti sa akong kino. Kino, di na kapahay mong malawag ka ninyo. Kapahay mong pagulong lamang kung maaayo ako. Lang sa pagpangalawat, pag-iasal dito, ano na tayo sa nariyan, pagpangalawat, still po ng dahil kita. Hindi sa kabahay, unahang na pagpangalawat po yung area, na magtuloy yung kwalitan. Paliwag sa paglingkod alang sa kalimano kong mga pasalamat.
Pokoron nga parokya, San Pedro Poveda Church. Atong busang pasalamatan ang tanang gumilino ng Santos Ganisa o ang tanan nga nagsuporta niini. Magbabasa sa mista, choir, gitarista, projector operator, sound system operator, camera operator, volunteers, o ang atong seminarista nga si Brother Jeremiah Parnay. Ato siyang pagkakas. Kung sa tanang mga nagdala sa ilang mga buhing alam, ato silang panagpakan. Kung pasalamatan usap nato ang atong family sponsor na sila Mr. and Mrs. Rolando Indi, ato panagpakan. Pasalamatan nato ang atong mas presider karong buktaga na si Reverend Father El Nini Inez, ato siyang panagpakan. Palihong malindog at sa katapos ang panalangin. Sa lipa ang katapos ang panalangin, ako pumunod ako, usap, umapuhoy, atong kapistahan sa itong parokya. So, magkulada at konsepsyon, kung di kita kabahin ka na. So, ang bisan ni siya, mula 5 sa hapon. So, apan Sunday man na, ano na nga mag-isa, ikan sa 5 sa munta, ang kulitin sa 5 sa hapon. So, feel free kung sa mo, kung sa oras sa mo magsimba dito. Pista ka na, makakawag sa na dito. Siya, hindi ko makakawag. So, makantor ako dito. Pista na ito ng tanan. Makilala ang reception, at sa ulo ka, sa ikas, sa isinta, at katuligan sa ato. Pagpistaan sa pagkaparokya. At ba sa pagpista ka na? Yes, Lord. Ay ginoong malaang kalingin. Malaang sa kalingin. O manalangin ka na po ang mga mga Diyos sa kamahal. Huwag ang anak, huwag ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na kong Santos na Misa, ang lapang kita magdadpun ang kalinaw o gumasang ang Diyos. Salamat sa Diyos.